Alanda ay dakilain, Panginoon ay purihin. Alanda ay dakilain, Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin na nangilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinapangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya
kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayun din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasa saklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, antipan niya kailanman. Antipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, antipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod ng kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko din naman sa ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga makapangyarihan upang litisin, huwag din yung isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Gusto mo bang lumago sa pananampalataya mo?
Marahil ito yung panalangin natin kadalasan. Lord, palaguin mo yung pananampalataya ko. Increase my faith, Lord. Napanghihinaan ako ng loob. Palakasin mo ho pananampalataya ko, Lord. At sa atin ho ang unang pagbasa, ito po ang binigyan din ng Diyos kay Abraham, ang kanyang pananampalataya. At sa atin doon pong Kristiyano ho ngayon, mahalaga ang pananampalataya sa atin. At ito din yung dasal natin. Lord, palakasin mong pananampalataya ko sa panahon ng mga pagsubok ko sa buhay. Paano mo ba mapapalakas ang pananampalataya mo? Kung gusto mo lumakas ang pananampalataya mo, ipahayag mo ang sinasampalatayanan mo. It is in sharing our faith that we grow in faith. Sa pagbabahagi natin ng pananampalataya, dun lumalago yung pananampalataya natin. Kasi mas na-appreciate natin yung sinasampalatayanan natin kung binabahagi natin. Naalala ko nung estudyante po ako, and sabi sa amin, pare, may maintindihan ka na subject o lesson? Kunwari, ituro mo sa sarili mo. Kasi kung tinuturo mo, mas naiintindihan mo. Ganon din po minsan sa pananampalataya natin. Pag binabahagi natin ang pananampalataya natin, mas na-appreciate natin yung sinasampalatayanan natin. Mas naunawaan natin yung ating pananampalataya. Hindi mo kailangan pumunta sa altar o magbigay ng talk para magipahayag ang pananampalataya. Ganun yung nakikita natin. Pero sa simpleng pakikipag-usap ng magulang sa kanyang anak, sa simpleng pagsama ng magulang sa kanyang anak sa pagdarasal, sa simpleng makikipag-usap ng nanay sa kanyang mga anak habang kumakain, pagbabahagi sa kanya kung sino ang Diyos, yung kwento ng pananampalataya, yun na ho yun eh. Yun na yung simpleng mga pagkakataon na tayo ay nagpapatotoo sa ating pananampalataya. Yung simpleng may kausap kang kaibigan, nariyan ka sa piling niya, binibigyan mo siya ng pag-asa na pagpatuloy sa kanyang paglalakad, yung pakikinig sa kanya, yun na yung pagpapahayag natin ng pananampalataya natin. Kasi ang pananampalataya natin ay nagkakaroon ng bunga sa ating paglilingkod at pagmamahal sa iba. Kaya if you want to grow in faith, be a witness to your faith. Maging saksi ng pananampalataya, maging tagapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Ito siguro yung pinaka-effective na way. If you want to grow in faith, hindi lamang sa pagdarasal, hindi lamang sa pagdidibusyon, pero ang pinagdarasal, ang ating debosyon, binabahagi sa iba. Siguro dito tayo nagkulang bilang mga Katoliko. Ang tingin natin sa pananampalataya natin, nagdarasal ako, ha? Nagsisimba ako, ha? Nonobena ako, ha? Okay na yon. Hindi ho. Kasama sa paglago natin sa pananampalataya ay ang pagbabahagi natin ng pananampalataya. Lahat tayo tinatawag sa misyon. At ito ang misyon ng bawat isa. Ibahagi ang mabuting balita ni Kristo sa iba. Magpatotoo sa kanyang pananampalataya. Kahit minsan makakaranas ng pag-uusig, hayaan mo yun. Ang mahalaga sa atin, gumaganap tayo sa utos at misyon ng Diyos sa buhay natin. If you want to grow in faith, embrace your mission. Our mission to share God's word
to everyone. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon ang ating seguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Ang ating itugon, Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Atin nawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, gaano man kabigat ang ating mga pasaning suliranin. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao, naway magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas na pagpatuloy pasanin ang mga kahirapan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalagod mong likhain ang sanlibutan
na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ang tinapay ng buhay, binaswasan, hinati, tinialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binaswasan, hinati, tinialay, buhay.
sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binaswasan, hinatid, inialay, buhay na sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan, at pagsasalong walang hanggan. Announcement: available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari tayong kumuha na malapit sa may pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating kasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kaligtasan.
kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluhalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluhalhati ka namin.